I'm RG and this is my pet, Polo. Bata pa lang po ako sa Pilipinas pa lang, mahilig na po talaga ako sa aso, mga elementary days. Ang benefits po ng aso sa akin, pagka po kasi galing ako ng trabaho, pagod, galing sa labas, sasalubungin ka ng aso ng masaya yung pakiramdam nila. So nakakatanggal po siya ng stress kasi makikita mo po sa aso, masaya silang nakikita. Nagkaroon po ng pagkakataon isang beses na tinali ko po yung aso ko, nandun po kami sa street namin. Katabi ko yung aso ko, tapos yung kaibigan ko po meron siyang babaduhin dun sa may ilog kasi malapit po kami sa ilog. Pagka po angat nung kamay niya at akmang parang babatuhin niya ako, yung aso po naging ano siya, naging protective siya. So isa po yun sa mga benepisyo kung sakaling magkakaroon ka ng pagkakataon na posibleng may gumawa ng masama sa'yo, meron siyang instinct na magprotekta. Kailangan po ng proper training, kailangan may knowledge ka sa dog psychology para yung aso mo, kahit powerful breed siya, kontrolado siya. Challenging po naman yung mga kapitbahay na i-consider mo din. Kasi dito po konting ingay lang, pwede kang ireklamo ng kapitbahay mo. Kasi nakalagay po dun sa animal by law, any time of the day, pagka nag-ingay yung aso mo, pwede ka nilang ireklamo. Kailangan mong sundin yung animal by law. Especially yung pag-aalaga sa aso, pag-maintain sa kalusugan nila, napaka-challenging po nun kasi gagastos ka, magbibigay ka ng time. Hindi mo sila pwedeng pabayaan dahil pag napabayaan mo sila at nireklamo ka ng kapitbahay, pwede ka pong managot. Yung pagdumi ng aso mo, kailangan meron kang daladalang bag, meron kang gloves kasi tatakotin mo yon, tatapon mo siya sa proper disposal. Kasama din po sa animal by law yun dito sa Canada. Isa rin po sa mga responsibilidad mo kapag nag-aaso ka is yung exercise nila. Kasi po, pagka yung aso mo is kulang sa exercise, nandoon yung mga posibilidad na manira sila ng mga gamit. Kaya nga po, ina-advise nung dog psychologist na napapanood ko na i-exercise mo yung aso, i-walk mo siya. Kung sa Canada, extreme po yung weather. Kapag ka po winter, ang ginagawa ko po is sinasalang ko po sila sa treadmill kasi na-train ko po yung mga aso ko sa treadmill. Ngayon po, pag maganda yung panahon, sinasama ko yung anak ko, dala-dala ko yung trailer niya, nakakapit yung aso dun sa gilid, nag-walk po kami. Pagka po ako lang mag-isa, sinasama ko po yung aso, nagbakay po. Masaya po siya, napakasaya po nung mga ganong klaseng moment na makikita mo po dun sa aso na masaya sila kapag nakakapag-exercise sila eh. Yun po yung mga bagay na nakaka-excite pag nag-aaso. Sa breed po ng aso ko, si Polo, boxer mix po siya. So yung breed niya is active. Trained siya na yung activity is talagang mataas, masyadong mataas. Yung pitbull ko, since medyo makapal po siya, mas low po yung ano niya, yung energy niya. Yung sa exercise at saka sa pag-walk po, everyday po yun, at least 1 hour a day po yun. Importante po talaga, merong exercise yung aso nyo everyday po yun. Sa breed, pag pitbull, may mga pitbull po kasi na pag medyo payat yung katawan nila, tapos medium size lang siya, active po yung mga ganun eh. So, depende po dun sa pangangatawan ng aso mo kasi by breed po yung aso. So, yung mga aso ko po, mga high energy dog pero napakababait po nila. Yung presyo po ng aso ko, yung puti, nagre-range po siya ng 60,000 sa Philippine peso. Ito po, since mixed breed po siya, nakuha ko po siya ng 20,000. Pagka pure breed po kasi at binili nyo dito sa Canada, napakamahal po ng aso. Masakit sa bulsa pero pag pet lover ka talaga, mahipong ka. Once again, I'm Archie with Polo and Luna for Pet Talk. Good morning, Kuya!